Hello mga bata, magandang umaga. Ako na naman ito, ang inyong teacher, si Teacher Pam. Welcome sa ating Sunday School Children's Time. Ngayon, bago tayo mag-uumpisa, manalangin muna tayo sa Diyos. Kausapin natin siya, ha? Okay? Hinihiling ko lahat na tayo ay yumuko at ipikit ang iyong mga mata. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na binigyan niyo sa amin. Kami po ay nagpapasalamat dahil muli magkakaroon po kami ng panibagong pag-aaral ng inyong salita. Dalangin ko po na maunawaan po nawa ng mga batang ito ang aking ikukwento at meron silang matutuhan sa inyong salita. At dalain ko rin po na kayo po ang manguna sa aking gagawin at maitaas po namin ang inyong pangalan. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkasala na aming nagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright! Ready na ba kayong umawit? Of course! Okay. So, pero bago tayo aawit, hinihiling ko ang bawat isa dapat mag-participate kayo. Sumali kayo sa awitin natin, ha? Ang pamagat ng ating awitin ay, Oh, be careful. Okay, tayo mag-ingat, sabi sa Tagalog. Kayo ba ay, familiar ba kayo sa kantang, Oh, be careful, little eyes, hands, mouth, ears. Okay? So, yun ating kakantahin. So, unahin muna natin yung eyes, and then hands, and then ears, and then the last one is mouth. Okay. So, ready na ang lahat? Okay. So, ito na yung ating kanta. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above, He's looking down His love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above, He is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above, He's looking down His love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be little mouth, what you say. For the Father up above, He's looking down His love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Okay. Nakasunod ba kayo sa ating kanta? Buti naman. Okay. So, hindi na natin uulitin yun, ha? Kasi medyo mahaba. Pero pag-aralan natin uli. Mamaya, uulitin pala natin. Before our story will end. Alright? But before that, mag-proceed na tayo sa ating kwento. Bakit kaya yun ang ating kanta? Kasi ang ating story for today is about... Sige, basa! Value of words. Okay? So, sa Tagalog, ang kahalagahan ng pagsasalita. Gaano ba kahalaga ang pagsasalita natin, mga bata? Tayo ba ay nakakapagsabi ng masasakit na salita sa ating kapwa? Tayo ba ay nagsasabi ng masasama laban sa ating kapwa? Okay, tingnan natin dito sa ating kwento ngayong umaga kung paano malalaman natin kung gaano kahalaga ang pananalita. Okay? Sa isang pamilya, sa isang city, mayroong isang pamilya na naninirahan doon.
at meron silang dalawang anak. Okay. Yan, nakikita niyo ba yung ating litrato ngayong umaga? So, ito ay si Blake. At ito naman ay si Bella. Okay. Si Blake, ang personalidad niya, yung kanyang katauhan ay hindi siya madaldal. Ano siya, tahimik lang siya madalas. Nagbabasa siya ng libro. O kaya madalas, siya lang mag-isa sa kanyang kwarto. Pero ito naman si Bella, kabaliktaran ni Blake. Si Bella ay madaldal. Salita ng salita. Walang preno ang bibig. Minsan hindi niya nalalaman na siya pala ay nakakasakit na. Akala niya ang pagiging madaldal ay maganda. Sa kabila, may masasabi natin kapag ikaw ay madaldal, dapat minsan kasi hindi maganda yung nasasabi. Okay? So tingnan natin kung paano ang pagiging madaldal ni Bella dito sa ating kwento. Okay, isang araw, galing siya ng school, umuwi siya sa kanyang bahay. Tapos nakausap niya yung nanay niya. Sabi niya, alam mo ma, sabi niya, sa school namin ngayon, sabi niya, yung teacher namin, nagtanong siya. Ang dami niyang mga tinanong. Tinanong niya ang bawat isa sa amin, yung mga classmate ko. At nakasagot naman sila. Pero nung sa akin na siya magpumunta at tanungin niya na ako, hindi pa siya nagsasalita, alam ko na ang kanyang sagot. Okay? Pero alam mo, nakakalungkot ma. Hindi niya ako binigyan ng high score o mataas na grado. Binigyan niya lang ako ng 5 out of 10. Nakakalungkot. Bakit kaya ma? Hindi ko alam kung bakit. Sabi ng nanay niya, baka siguro masyado kang madaldal. Marami ka sigurong sinasabi, kaya hindi siguro nagustuhan ng teacher mo yan. Ay, ganun ba ma? Diba madalas ko na ba sinasabi sa'yo na bawas-bawasan mo naman yung pagiging madaldal mo. Hindi yung, sige ka na lang dadalang-daldal. Yung teacher, isa lang nasasabi, ikaw naman, 10 na. At pero ma, alam mo naman, hindi naman ako madaldal. Hindi minsan nga, hindi na ako nakakibo. Wala na akong nasasabi. Yun ang laging sinasabi ni Bella sa kanyang nanay. Sa tuwing pinagsasabihan siya ng ganun. Lagi siyang may katuwiran. Okay, nakalipas ang ilang araw, dumating yung kanyang auntie. Yung kapatid ng kanyang tatay. Okay, so itong auntie niya, hindi madalas dumalaw sa kanila. Kasi nga, syempre nagtatabaho ang kanyang auntie. Pero sa tuwing dumadalaw siya sa bahay nila Bella at Blake, meron siyang daladalang pasalubong sa kanila. At sa tingin niyo, ano kayang pasalubong niya sa kanilang dalawa? Alright, kay Blake, ang pasalubong ay robot. Kay Bella naman ay manika, it's a doll. Nung ibinigay ng auntie niya yung robot kay Blake, sabi ni Blake, Auntie, salamat po sa robot na binigay niyo. Gusto ko po. Salamat po. Pagkatapos noon, umalis na siya. At alam mo ba ito si Bella? Nung natanggap niya yung doll na binigay sa kanya, tinama yung tsura niya. O, di ba? Medyo hindi siya masaya. Meron siyang nasabi na naman. At ang sabi niya, Auntie, bakit ito ang binigay mo? Ang liit-liit naman. At medyo hindi ko gusto. Auntie, sa susunod naman, kapag nagbigay ka, yun namang gusto ko. Magtanong ka muna kasi bago ka magbigay. Sabi ng auntie niya, oh sige, sa susunod, tatanungin ko muna kayo kung anong gusto nyo bago ako bibili ng pasalubong para sa inyo. Ha? Huh? Sa tingin nyo, maganda yung sinabi ni Bella ganun? Dapat nga magpasalamat tayo. Ano ang ibigay sa atin? Dapat natin pasalamatan. Pero si Bella, nagreklamo pa. Auntie, ayaw ko to. Meron na akong ganito eh. Parehas na naman yung binigay mo dati. Okay? So, sabi na auntie niya, oh sige, sa susunod, magtatanong na ako sa iyo, tatawag mo na ako sa phone.
Sasabihin ko kung anong gusto nyo. Baka gusto nyo ng candy, or gusto nyo ng ganito, o gusto nyo ng ganyan. Sige po, auntie. Okay? Pagkatapos nun, nag-usap yung dalawang nanay. Si auntie niya, eto si auntie niya, at eto yung kanyang mami. Okay, habang sa kanilang pag-uusap, sabi niya, alam mo ba, doon sa Australia, sabi niya, nagkaroon kami ng maayos, magandang paglalakbay. Okay? Nagustuhan ko naman doon sa Australia. Hindi pa nakakasagot yung auntie niya, sumingit agad ulit si Bella. Sabi niya, auntie, alam mo ba, nung pagpunta namin sa Singapore, sabi niya, ano yun, sa Singapore Zoo, nung last year yun. Pero bago kami pumunta sa bahay ni Grandma, pumunta kami doon sa lugar ng Clementi. Sabi niya, eh, siya nga pala, auntie, nakapunta ka ba ng Singapore? Sabi ng auntie niya, oo, minsan, nakapunta na ako. Di ba maganda? Oo, maganda. Nakapunta na rin ako many times. Balik-balik na nga kami doon eh, at nagustuhan namin. Pero kung dadalo ka uli doon, auntie, sigurado ako magugustuhan mo. Sabi ng auntie niya, okay, sige, tingnan natin. Dahil napansin ng nanay niya, sila ang nag-uusap, pero si Bella ang sumingit. Dahil para ayaw pasingitin ng nanay niya si Bella, tinawag niya yung auntie niya, alika dito sister, punta tayo doon sa kusina. Doon tayo mag-usap. Okay? So para hindi sila istorbohin ni Bella. Nung nasa kusina sila ng auntie niya, ng nanay niya at ang auntie nag-uusap sila, biglang dumating yung kanyang tatay. At natuwa naman tong tatay niya kasi nakita niya muli ang kanyang kapatid. Pero alam mo ba, agad nang salita si Bella, sabi ni Bella, Dad, I need to talk to you. Kailangan ka na kausapin. Sabi na Dania, sandali lang Bella. Kailangan ko muna kausapin ang auntie mo. Medyo hindi na rin kami nagkikinita nito. Medyo matagal na rin. Okay? O sige Dad, kung yan ang gusto mo. Sabi niya, oh, kamusta ka na? Sabi niya ng tatay niya. Sabi naman ng auntie niya, mabuti naman. Sabi niya, pasensya ka na, ha? Sabi ng tatay niya, hindi na ako nakakadalaw kasi masyadong busy na ako ngayon. Marami na kami ginagawa. Kaya nga hindi na ako naghintay na ikaw pang pumunta sa bahay. Kaya ako na mismo pumunta dito sa inyo para dalawin kayo dahil alam ko, marami kang ginagawa, masyado kang busy. Sabi ng tatay niya, I've heard you gave gifts to my kids. Sabi niya, what about me? Asan yung akin? Sabi niya, ayaw nga pala, nakalimutan ko. Sabi niya, yun, ang binigay ng kanyang auntie ni Bella ay ang shirt. Natuwa na naman si Bella, sumingit na naman sa kanilang pag-uusap. Okay? Ang nang nag-uusap ay ang tatay niya at saka auntie niya. Sumingit na naman siya, oh, what a nice gift, auntie. Sabi niya, sabi ko na nga ba eh, magaling ka talaga mamili ng regalo eh. Okay? Tingnan mo ko ito yung binigay mo kay daddy. Ang ganda-ganda, gusto ko. Sabi naman auntie niya, hindi naman ako ganyan ka-expert mamili ng regalo. Nagustuhan ko lang, nakita ko, kaya binili ko. At alam ko, magugustuhan dito ng tatay mo. Pero alam mo auntie, hindi ko nga maintindihan kung bakit binilan mo ako ng ganong manika. Hindi naman kagandahan yun. Bakit ba ganon? So, nasabi ni Bella yun na hindi niya iniingatan kung ano yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pero dahil naiintindihan siya ng auntie niya, binaliwala na lang ng auntie niya yun. Okay? Bagamat nasaktan yung auntie niya ng konti sa sinabi niya. So, kinabukasan, nakita ni Bella kumakain ng kanyang auntie. Okay? Sabi ni Bella sa auntie niya, auntie, bakit tanghali ka na kumain? Sakaling kami, kailangan namin kumain ng maaga. Hindi kami pwedeng magpahuli sa pagkain. Sabi niya ganyan. Tapos, hindi lang yun ang napuna ni Bella sa auntie niya. Okay? Nung matutulog na yung auntie niya, sabi niya, oh auntie, ang aga-aga mo namang matulog. Very late na kami kung matulog. Mga siguro, mga around 10 or 11. Kasi marami kami ginagawa. Kasi nag-games ba kami or nanood kami ng movie. Sabi niya. Tapos kinabukasan na naman, napuna na naman ni Bella. Sabi na naman niya sa auntie niya. Sinong sinabihan niya ang auntie niya, bakit ang aga-aga mong matulog? Ngayon, sabi na naman ni Bella, oh auntie, bakit ang tanghal
tanghali ka nang matulog. Ay, magising. Sorry, tanghali ka nang magising. Kami, kailangan namin gumising ng maaga kasi papasok kami ng school. Ang daming napupuna si Bella. Alam mo, doon dahil pinupuna ni Bella lahat ng ginagawa ng auntie niya, halos lahat ng ginagawa ng auntie niya, medyo napikon yung auntie niya. Okay? She feel halos disappointed dahil doon sa sinasabi ni Bella. Medyo nainis yung kanya, na-upset yung kanyang auntie. Sabi niya, ano ba naman tong batang ito? Ano namin mga sinasabi? Okay? Pero, sabi niya, binaliwala na lang niya yun dahil alam niya, bata si Bella nga. Pero si Bella, hindi niyo naiintindihan, minsan nakakasakit na siya ng mga damdamin ng kapwa niya. So, nung time na aalis na yung auntie niya, tapos na nagbakasyon doon sa kanilang bahay, bago siya umalis, sinabihan niya yung dalawang bata. O sige, sabi niya, aalis na ako, pero bago ako umalis, ano nga pala ang gusto niyong pasalubong sa muling pagbabalik ko dito? Sabi naman ni Bella, Auntie, gusto kong samahan mo ako sa market. Pagbalik mo dito, dapat balik ka agad at pupunta tayo sa market o sa shopping mall o sa ano, sa SM. Para bibili tayo ng mga toys. Okay? Mga toys. Sabi ni Bella, gusto ko yung bibilihin mo sa akin yung gusto ko. Okay? Yun ang sinabi ni Bella. Pero hindi inintindi yun ng auntie niya. Parang narinig lang ng auntie niya yung sinabi ni Bella at lumabas sa kabila. Tapos tinanong niya si Blake, oh, ikaw Blake, anong gusto mo? What do you want, Blake? Sabi niya ganun, Auntie, please bring some sweet food for us. Sabi niya, ay, yun lang ba yung gusto mo? Sweet food? Oh, sige, sabi niya, pagbalik ko dito, magdadala ako ng sweet food. Okay? Sweet food is something na mga candies or mga like donuts, cookies, something yan. Basta matamis. So, medyo nalungkot si Bella. Bakit ka mo? Kasi, sinagot ng auntie niya si Blake. Pero si Bella, hindi niya pinansin. So, nalungkot siya. At alam mo, pag alis ng kanyang auntie, pumunta siya sa nanay niya. Sabi niya, Mommy, nalulungkot ako ngayon, Mommy. Kasi, bago umalis si auntie, sinabihan niya kami anong gusto namin pasalubong pagbalik niya dito. Pero nagsalita ako kung anong gusto ko. Parang wala siyang narinig, Mommy. Pero nung si Blake ang nagsalita, si Blake lang yung sinagot niya. Nasabi niya na dadalhan niya ng sweet food si Blake. Nakakalungkot, Mommy. Parang medyo na-upset yata siya sa akin. So, kinausap siya ng kanyang nanay. Eto siya. Sabi ng nanay, yan ang sinasabi ko sa iyo. Matagal na kitang pinagsasabihan. Okay? Sabi ng di ba sinabi ko sa iyo na ingatan mo ang iyong pagsasalita at huwag ka masyadong madaldal. Dahil hindi lahat ng panahon maganda ang nasasabi mo. Kapag ikaw pa mo yung madaldal, hindi ka pinapansin ng tao. Hindi ka na, ayaw na ng taong marinig yung mga pinagsasabi mo. Dahil, hindi na minsan maganda. So sabi ni Bella, ay sige po, ngayon makikinig na po ako sa sinasabi nyo. Mula ngayon, sa umpisa ngayon, hindi na ako magiging madaldal. Matututo na akong makinig. Matututo na akong manahimik. Kung hindi kailangan magsalita, hindi na magsasalita. So, sa araw din yon natuto si Bella dahil nasaktan siya. Dahil hindi siya pinansin ng kanyang auntie. Pero may natutuan siya sa mga bagay na yon na hindi na siya at ititikom niya na yung kanyang bibig kung kailangan itikom. At kailangan niyang makinig kesa sa magsalita. Pero bago yan, buksan natin yung ating Bible. Okay? Okay, I want you to open your Bible on Proverbs chapter 16, verse 24. Magbasa tayo ng mga passages of scriptures. This is all about words, okay? So,
Verse 24, pabasahin ko. Okay, sabi niya dito, Proverbs chapter 16, verse 24, sabi niya, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones. Proverbs 15:1. Okay, Proverbs 15:1. Buksan niyo. Sabi niya dito, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Okay. So, sa Proverbs chapter 13, verse 3. Proverbs 13, verse 3. Sabi, he that keepeth his mouth, keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. So, sa mga tatlong verses na binasa ko, it's all about our words. Kapag ikaw ay nagsasalita ng masasakit na salita, yung mga taong makakarinig niyan, maaring magalit sa'yo o masaktan. Okay, sabi dun sa chapter 6:13, verse 3, sabi niya, he that keepeth his mouth, keepeth his life. So, sabi nga, less talk, less mistake. More talk, more mistake. So, dapat ingat-ingat tayo sa ating mga salita. Okay? So, gaya ng sinabi ko kanina, bago tayo nag-umpisa, we're going to sing this song, Oh, Be Careful, once again, para matandaan natin yung ating kanta. Alam ko, iba sa inyo, alam na itong kanta, pero yung mga hindi, sumunod lang kayo. Okay? Bago tayo manalangin. Let's sing, Oh, Be Careful. Ready? Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above, He is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above, He is looking down His love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above, He is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above, He is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Okay? So, yun lang ang ating kwento ngayong umaga. Tayo'y manalangin muli at tayo magpasalamat sa Diyos. Let's pray, Panginoon. Salamat po muli sa aming story about the value of words. Turuan niyo po kaming matutong mag-ingat sa aming pananalita at maging sensitive po sa mga pakiramdam ng bawat isa at saka yung mga sinasabi po namin sa aming kapwa. At hindi po kami nakakasakit, kundi maging blessing po kami at encouragement sa aming kapwa. Salamat po sa kwento na ito. Nagkaroon po kami ng aral at ganun din po sa inyong salita na kami po ay you reminded us how to be careful of our words and maging sensitive po sa mga sinasabi po namin. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye!